Magsitayo ang lahat upang simulan ang pagdarasal. Pangunahan mo ng dasal, Kyle. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, ang aming sandigan, nagdarasal kami, dalangin namin na kami ay inyong patnubayan. Bigyan niyo po kami ng matalas na isipan nitong karunungan upang magamit namin sa aming kinabukasan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago magsiupo, pulutin muna ang inyong mga kalat sa inyong paligid at ayusin ang inyong mga silya. At pagkatapos, maaari na kayong maupo. Mga bata, may lumiban ba sa araw na ito? Magaling! Lahat kayo ay narito. So, bigyan natin ang palakpakan ng ating mga sarili. So, kumusta kayo mga bata? Masaya ba kayo sa araw na ito? Magaling! Wala ba malungkot? Kuya, dahil sa kakanood ng mga palabas, TV. Okay, magaling. Mainit ngayon ang panahon mga bata. May dala ba kayong mga payong? Tubig. Magaling mga bata. Humusay. Ngayon, mukhang sa maliwalas ang ulap at saka masagana ang panahon. Tingin ko magiging masaya at masagana ang ating tatalakay-aralin ngayon. Pero mas magiging masagana at masaya kung sasayaw at kakanta tayo na sabay-sabay. Gusto niya ba yun? Sige, magsitayo kayong lahat. Sige, tayo. Handa na ba kayo? Mga bata, ang aawitin natin ay kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Alam niyo ba yun? Alam niyo bang awitin yun? Magaling, mas mabuti. Isa, dalawa, tatlo. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya at walang ginagawa. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumadya ka, tadya. Kung ikaw ay masaya, tumadya ka, tadya. Kung ikaw ay masaya at walang ginagawa. Kung ikaw ay masaya, tumadya ka, tadya. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kimbot. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka, kimbot. Kung ikaw ay masaya at walang ginagawa. Ikaw ay masaya, kumimbot ka, kimbot. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha, tadya, kimbot. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha, tadya, kimbot. Kung ikaw ay masaya at walang ginagawa. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha, tadya, kimbot. Okay, magaling mga bata. Masisigla na ba kayo? Magaling, napapahusay. Ngayon, may papakita ako. Magbalik muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Sino sa inyo ang nakakaalala ng huli nating tinalakay kahapon? Sige, Kyle. Tama. Tinalakay natin kahapon ay tungkol sa pagkakaiba ng mga Pilipino. Tama! Mga bata, ano nga ba ang pagkakaiba ng mga Pilipino? Sige, Jessica. Tama! Magaling! Ang pagkakaiba ng mga Pilipino ay tulad ng itsura, pananalita, at ano pa? Sige, Dave.
magaling. Isa rin sa pagkakaiba ng mga Pilipino ay paniniwala. Magaling mga bata. Sino sa inyo ang makakapagbigay ng iba't ibang salita ng mga Pilipino? Sige, Dines. Magaling! Ang pagkakaiba ng mga salita ng Pilipino ay tulad ng Cebuana at Surigao nun. Magaling! Ano pa? Sige, Jitch. Mahusay! Isa rin sa pagkakaiba ng mga salita ng Pilipino ay Ilocano, Ilonggo at marami pa iba. Napakahusay ng mga bata. Ngayon, dahil alam na ninyo ang tinalakay natin kahapon at inyo nang naiintindihan, may papakita ko larawan sa inyo. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? Magaling! Mayroong pagkain, mga pagkain, bahay, at mga damit. Napakagaling mga bata! Mga bata, nang makita ninyo ang mga larawang ito, ano agad ang inyong naisip? O naisip ninyo tungkol dito? Sige, Rudy. Magaling! Ito ang mga pangangailangan natin sa ating sarili. Mga pangunahing pangangailangan. Ngayon mga bata, ang tatalakayin nating aralin ay tungkol sa pangunahing pangangailangan. Ang mga pangunahing pangangailangan. Ito ay mga pangunahing pangangailangan. Ang pagkain, tahanan o bahay at mga damit. Mga bata, pagkain. Ang pagkain ay kailangan natin ito upang tayo ay mabuhay. Tama. At nagbibigay nito ng lakas at nagpapatibay ng ating mga katawan. Ano nga ulit ang pagkain mga bata? Sige, Marju. Tama. Ang pagkain ay nagbibigay para tayo ay mabuhay. Nagbibigay lakas at nagpapatibay sa ating mga katawan. Dumako naman tayo sa damit. Kailangan niyo ba ng damit, mga bata? Magaling! Tulad natin yung mga sinusuot, yan ay mga damit. Kaya kailangan ninyo ito. Mga bata, ang damit ay nagbibigay proteksyon sa ating mga katawan. May damit na nagpro-protekta sa atin kapag taglamig at tag-init. Ngayon, makikita ninyo kung ano ang pagkakaiba ng damit, tag-init at taglamig. Ang damit tag-ulan ay makakapal. Ito ang susuotin natin kapag tayo ay nilalamig. Di ba pag umuulan, malamig? O ano sinusuot ninyo kapag kayo nilalamig? Tama! Makakapal na damit. Pag tag-init naman ay maninipis na
magaling tulad ng sandok. Ito ang sinusot natin kapag mainit ang panahon. Ngayon mga bata, dito naman tayo sa bahay. Ito ay ang ating tinitirhan. Ito ang nagproprotekta sa atin kapag umuulan, umiinit at bumabagyo. Sa madaling salita, ito ay ang ating sinisilungan. Kailangan nyo ba ng bahay mga bata? Mahusay, kailangan natin ito upang meron tayong tinitirhan, sinisilungan at tama. Ano nga ulit? Okay, ito. Dito tayo natutulog kapag napapagod, magaling mga bata. Ngayon, mga bata, mayroong iba't ibang uri ng damit. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng mga damit? Nakikita niyo ba ang sa larawang ito? Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito, mga bata? Sige, Jason. Tama ka! Ang mga damit na nasa larawan ay magkakaiba. Ito ang damit pang trabaho, damit pang pasyal o pagsimba, damit pang bahay, at damit uniforme para pag umasok sa paaralan. Napakahusay mga bata. Ano nga ito? Damit pantrabaho tulad ng ginagamit ng inyong ama pag nagtatrabaho sila. At kapag ito naman ay pampasyal, pamparty o kapag nagsisimba, ginagamit ninyo ito. Minsan, di ba? Magaling. Ito naman ang pambahay. Pag nasa bahay kayo, ito lamang ang inyong sinusuot. At ito naman ang sinusuot ninyo kapag pumapasok kayo sa paaralan. Tulad ng mga suot ninyo ngayon. Magaling! Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang tinalakay natin ngayon? Magaling! Mga pangunahing pangangailangan ay napakahalaga na ating pahalagahan. Mga tulad ng pagkain, tahanan, damit, at iba pa. Mayroong mga pansariling pangangailangan natin mga bata. Iyon ay mga sabon, suklay, tuwalya, ano pa? Sige, Crystal. Magaling! Pulbos at shampoo. Magaling! Napakahusay! Ano pa? Fish towel at punggos, toothbrush at toothpaste. Ito ang mga pansariling pangangailangan natin. Magaling mga bata. Ito ang naglilinis ng ating mga katawan upang tayo'y maging fresh. Magaling. Napakahusay mga bata. Ngayon, dahil naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Kayo ang unang pangkat at kayo naman ang pangalawang pangkat. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, kumuha kayo na isang buong bond paper o papel.
papel at saka lapis? Handa na ba kayo? Kung handa na, itaas ang inyong mga papel at lapis. Handa na ba kayo? Patatlo? Ano? Kayo naman, patatlo. Mabuti naman. Ngayon, may bibigay ako na salita sa inyo at diguhin ninyo ang mga ito. Naintindihan niyo ba mga bata? May bibigay ako na salita sa inyo. Limang salita. Iguhit ninyo ito sa inyong mga papel. Kayo bawat pangkat. Dapat malinis ang paggagawa. Naintindihan ang inyong pagkaguhit. At maganda. Magaling. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga salita. Unang salita ay bahay. Iguhit ninyo ang bahay o tahanan. Tapos na ba kayo sa pagguhit ng bahay? Magaling! Pangalawa ay suklay. Iguhit ninyo ang salitang suklay. Tapos na ba? Kayo, pagkatalawa, tapos na ba kayo sa pagguhit? Magaling! Ang pangatlo naman ay iguhit ninyo ang salitang damit. Damit. Salitang damit. Tapos na ba ang bawat pangkat? Magaling! Ang pangapat ay sabon. Iguhit ninyo ang salitang sabon. Tapos na ba? Magaling! Ang huli, panglima ay mga libro. Libro. Salitang libro. Iguhit ninyo ito. Tapos na ba ang bawat pangkat? Magaling! Dahil tapos na kayo, itaas ang inyong papel kung titignan ko. Group 1. Pangkat isa. Patingin. Itaas yung papel. Magaling. Napakahusay mga pangkat isa. Pangkat dalawa naman. Napakahusay. Ang gaganda ng mga ginuhit ninyo, naguhit ninyo ang bahay, suklay, damit, sabon at aklat. Napakahusay mga bata. Ang gagaling ninyo. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon naman mga bata, magbibigay ako ng pagsusulit sa inyo. Ay, mamaya na. May tatanong muna ako. Ano ang inyong natutunan sa tinalakay natin ngayon? Sige, Chantal. Mahusay. Napagpahalagahan ninyo ang mga pangangailangan natin. Mga pangunahing pangangailangan at pansariling pangangailangan. Tulad ng pagkain, bahay, damit, at mga sabon, shampoo, at marami pang iba. Kaya huwag ninyo itong sayangin. Huwag ninyo itong itapon kung saan-saan. Dapat ito ay pinapahalagahan. Magaling mga bata. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba mga bata? Napakahusay. Ngayon mga bata, ang mga pangunahing pangangailangan ay mga pagkain, di ba?
kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Kailangan natin ng mga damit para may magproteksyon sa ating pangangatawan. Kailangan din natin ng bahay para may tinutuluyan tayo at sinisilungan. Kailangan rin natin malaman ang iba't ibang uri ng mga damit. Sapagkat, pag may pinupuntahan tayo, dapat magkakaiba. Tulad ng may party, dapat ang suotin natin pang party, hindi yung naka-uniforme ka. Hindi ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, dahil alam na ninyo at naintindihan na ninyo ang tinalakay natin ngayon, ay magbibigay na ako ng pagsusulit sa inyo. Handa na ba kayo sa inyong pagsusulit? Sige. Nakikita niyo ba itong malalawang mga bata? Hindi naman. Kumuha kayo ng isang piraso ng papel at sagutan ang nasa inyong harapan. Isulat sa papel ang letra ng larawan na sa hanay A na nagpabagay, na nababagay sa hanay B. Ito ang hanay A. Dito kayo kukuha ng sagot na nababagay sa hanay A. Dito sa hanay B. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Magsimula na kayo ang sagutan ng inyong pagsusulit. Tapos na ba kayo mga bata? Tapos na ba? Sa likod, tapos na ba kayo? Magaling! Ipasa ito sa harapan at sasagutan natin. Ano ang sagot ninyo sa una? Uniforme. Saan ba ang uniforme dito? Ano ang sagot? Sige, Marjorie. Tama. Ang sagot sa number one ay letra C. Uniforme. Ito ang sagot. Letra C. Magaling. Tama ba kayo lahat sa sagot sa number one? Napakahusay. Dito naman tayo sa pangalawa. Ano ang sagot ninyo sa pangalawang bahay? Saan ba ang bahay dito? Sige, Jeannie. Magaling! Ang bahay ay nasa letra A. Tama ba kayong lahat sa inyong mga sagot sa pangalawa? Magaling! Letra A. Sa pangatlo naman, pagkain. Ano ang inyong sagot? Saan ba ang pagkain dito? Sige, Jess. Tama! Letra E. Ito. Letra E. Sa pagkain. So, ang sagot sa number 3 ay letra A. Ito ang pagkain. Tama ba kayo sa inyong mga sagot sa pangatlo? Magaling! Napakagaling mga bata. Dito naman tayo sa pang-apat. Mga damit. Saan ba ang mga damit dito mga bata? Sige, 30. Mahusay! Ang sagot sa pang-apat ay mga damit. Ito, letra B. Magaling! Napakahusay! Tama ba ang sagot ninyo sa pang-apat mga bata?
tama kayo. Letter D. Letter D. Dito. Nagsal. Parang ba ay letter D. Tama ba kayong lahat sa inyong sagot? Napakahusay yung mga bata. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Magaling. So lahat kayo, perfecto. Perfect ang inyong mga sagot. Una hanggang lima. Mahusay mga bata. Naintindihan nyo talaga ang tinalakay natin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Kunin ninyo ang inyong mga aklat. Buksan ang pahina 27 hanggang 28. Nakita niyo na ba? Magaling. Sagutan ang letrang A na nasa pahina isa na ay letrang A hanggang una hanggang lima. Pahina 27 hanggang 28. Piliin lamang sa kahon ang mga sagot at isulat sa inyong kwaderno. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Napakapusay! So, tiklopin ninyo yung binigay kong pahina sa inyo para sagutan ninyo mamayang gabi. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Alam kong may natutunan kayo sa umagang ito. Kaya mga bata, maaari na kayo magsitayo at maaari na kayong magsiupian. Goodbye mga bata! Mag-ingat kayo! Huwag kalimutan uminom na maraming tubig. Goodbye! Just touch my body.